So ayan nga pala mga kabuhibar ko yung pangalan ng puerto na napuntahan namin. So ayan mga kasama ko. Medyo mahaba pang makara kasi layo pala yung pinuntahan. So bukas paalis na rin kami dito sa puerto. How are you, my friend? Welcome to Buhay Barco Channel. Come on, follow and subscribe. Listen. Buhay Barco Channel, kayo ay maso-surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito mga seaman pati wives. Ikutin ang mundo barco sa dagat ating rides. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. Dito makikita tunay na buhay marino at ang iba't ibang uri ng trabaho sa barko. Mula sa kadete hanggang sa kapitan, maglayag sa buong mundo, dito nyo masasaksihan. Sa channel na ito, marami kayong matutunan, lalo na sa mga nagnanais ding magsiman. Sa buhay ng isang seaman, isa sa pinakamasarap sa pagbabarko ay yung makalabas sa bawat country na napupuntahan, na kahit na oras lang yung pwedeng mag-stay sa labas ay sapat na para sa aming mga seaman. Napakalaking bagay sa bawat port ay makakalabas kami dahil unang-una ay nare-refresh ang aming mga isip at nakaka-relax ng mga katawan sa mahabang biyay habang naglalayag sa karagatan. Dahil kapag sa barko ka nagtatrabaho, ay asahan mo hanggang sa matapos mo ang iyong kontrata, ay wala kang ibang gagawin sa barko kung hindi magtrabaho na magtrabaho. Minsan at hindi maiwasan ay magkakaroon pa ng mga problema sa mga machinery, sa makina at sa buong barko. Kaya naman, para sa aming mga seaman, napakahalaga ng pagkakaroon ng time para makalabas sa isang country o sa mga bawat port na aming pinupuntahan. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kami lumabas, lalong-lalo na kapag marami kailangan tapusin na trabaho sa barko at mabilis lang sa puerto ang isang barko. At ang paglabas sa bawat country ay nakadepende sa aming mga officers, at ito ay nakadepende rin sa isang bansa kung allowed ba kaming mga seaman lumabas sa kanilang country. Dahil may mga country na mahigpit at hindi nakakalabas, sabi nga ng iba, minsan masarap maging isang seaman dahil unang-una ay nakakarating sa iba't ibang bansa ng libre at hindi mo na kailangan gumastos pa para makapunta sa iba't ibang bansa. Buhay marino. Ayun, ang puging kadete. Ah, piling pugi lang pala, piling pugi. Dek kadet. Dito yung... At yung pinakapogi, si Peter. Yan! That's my boy! Marami tong scholar. So ito guys, pabalik na kami ngayon sa aming barko. Mga kabuhay barko, yung mga pangarga namin kinakarga. Yung mga container van, ayan kung nakikita nyo. So, we are here in a port of container vessel. Ayan. So, puro mga container yan, mga kabuhay barko, kung nakikita nyo. So, ayun yung dalawa kong kasama. So, bali, nagpahuli kasi ako. So, ayan mga kabuhay barko, bali, andito na uli kami sa barko namin. So, tapos na kami lumabas, nakalabas kami lang ng 4 na oras. So, ito nga pala yung aming barko. Pangalan is Piston Farm. So, ayan. So, bali, wali lang kami dito mga kabuhay barko sa puerto na to kasi container vessel dito, sobrang mabilis. Ayan o. Mabilis yung discharging namin. So bukas, palis na rin kami kinabukas. So ito na mga kabuhay barko, andito na kami ulit sa barko. Nakakyat na kami ng gangway.